Okay, gandang umaga sa inyo mga kaibigan. Ngayong umaga, ang gagawin naman natin ay isang electric fan. Nakadala lang ngayong umaga sa akin dito. Ang sabi ng may-ari ay bigla na raw itong tumigil. Itignan natin kung anong tira nito. Kadalasan, ang electric fan, lalo na kung bago pa, yung mga electric fan ngayon ay kadalasan mababa talaga ang quality. Kapag sumobrang init, ay bigla na lang humihinto. Ang motor kasi ng mga electric fan ngayon, di katulad ng mga electric fan, talagang matitibay. Ngayon, alamin natin kung bakit ito ay biglang huminto. Kadalasan ito ay sa sobrang paggamit, lalo ngayon sa summer ngayon, nag-iinit ang electric fan. Una, tatanggalin muna natin yung mga cover para malaman natin kung ano ang sira nito. Gagamitan natin ang tester. Tanggalin natin muna itong mga cover, ang EDC, itong guard, para malaman natin kung ano ang sira. Ngayon talaga ang mga electric fan ngayon di katulad ng mga electric fan nauna. Mga electric fan nauna 20 years na eh gumagana pa. Palawangin na ang guard niya. Basag ng mga cover. Luma ng housing pero gumagana pa. Pero ngayon bago-bago pa sisira na. And kung walang tagaayos, isipin ng may-ari, bibili na lang bago, ay paano naman kung pwede pang ayusin. Ngayon buksan natin ang likod, ang ilalim, at testerin natin kung may continuity ba. Ibig sabihin ng continuity kung gumagana yung bawat linya, gamitan natin ang tester. Ito. Una, tingnan muna natin yung speed. Speed number 1. Okay. May continuity siya. Okay. Alamin naman natin itong sa line. Wala. Wala siya. Ibig sabihin, itong line na ito ang wala. Itong kulay white. White sa gray. Number 1. White sa red. Number 2. White yellow, number 3, wala. Ibig sabihin, putol dito. Kadalasan, ang nagiging dahilan nun ay itong thermistor. Tinatawag na thermistor dito yung nagsisilbing fuse dito sa loob ng motor. Dito yun. Dito sa loob ng motor dito. Kadalasan ay napupundi yun. Hindi na gumagana. Nag-open yung thermistor na yon. Ang papel kasi ng thermistor, yun yung nagsisilbing fuse na kung sakaling mag-overheat eh hindi ito masusunog, bibigay yun, mag-open yun hanggang sa masira. Dati noon kasi walang mga thermistor ang mga electric fan, eh naghigpit kasi may nagiging dahilan ng sunog kapag hindi nag-off yun pag sumobrang init. Kaya ngayon ang mga manufacturer ay required na maglagay ng thermistor para makaiwas sa sunog. Meron kasi mga kaso na pinagsimulan ng sunog ang electric fan dahil lang sa hindi nag-open. Hanggang sa minit, pumutok, pinagsimulan ng sunog. Kaya para maiwasan ng sunog, required na lagyan ng thermistor ang bawat electric fan. Kahit yung ibang appliances, may mga thermistor na rin. Okay, titignan natin ngayon kung okay, mga kaibigan, nabuksan na natin ang motor ng electric fan at kung mapapansin ninyo, ito yung kanyang mga terminal. Ito yung nagdudugtong dun sa bawat dulo ng winding, nitong winding na ito. Ito kasing winding na ito, binubuo ito ng running winding at itong sa loob na ito, ng spool na ito, ito ay tinatawag na auxiliary winding. Ito naman yung mga terminal na kung saan pinagdugtong yung mga bawat dulo ng winding para magkadugtong-dugtong siya. Pagka pinahaba mo, makikita mo dugtong-dugtong yan. At dito sa
malaking spaghetti tubing na ito. Ang tawag dito spaghetti tubing, ito yung pinakang insulator na ito, mga insulation para hindi mag-short. Dito nakatago yung sinasabi ko na thermistor. Dito thermistor, katago yun dyan. Yun yung nagsisilbing fuse ng electric fan, itong appliances. May tatanggal natin itong spaghetti tubing na malaki para makita natin yung thermistor. Kakatiyari natin ito dito para buksan natin. Ito kasi ang thermistor, ito ay nakadugtong dito sa linya papunta sa kapasitor. Itong kapasitor, ito yung kapasitor. Ang kapasitor nito ay 1.5 microfarad. Ngayon, yung isang linya nito dito nakadugtong sa kulay gray. Ngayon, nakadiretso ito dun sa main winding o dun sa running winding. Tapos ito namang isang linya, ito ay papunta dun sa kulay white, dun sa line 1. Ngayon, pagka nag-open ito, nawala ng continuity papunta dito sa line 1 kasi open na nga itong thermistor. Kaya bubuksan natin ito ngayon, kakatirin natin ito para mailan natin yung spaghetti tubing ito. Medyo mahirap pilahin basta kasi ano to, nilalagyan kasi ito ng electrical burnish. Kaya babasagin natin ngayon yung thermistor para may pakita ko sa inyo. Kailangan dito talagang maingat na maingat kasi bakit kailangan maging maingat? Kasi itong winding ito, kung mapapansin nyo, itong mga magnet wire ang tawag dito sa mga winding ng mga wire na yan. Yan ay napakaliliit. Pag may naputol dyan kahit isang piraso, wala na. Mabuti kung makita mo at madudugtong mo. Pero kung hindi mo makita, ay goodbye na. Mahirap nang ilugtong yan kasi napakaliliit niya. Isa pa, ang mga bagong electric fan ngayon, ang ginagamit na winding ay hindi na copper. Ang ginagamit na ngayon ay alloy. Kaya pagka siya ay nag-open o kaya nagkaroon lang kaunting moist o nagsumubrang init. Ito mga kaibigan, ito yung thermistor niya, naputol na, binasag ko na kasi open na siya. Ito yung naka-ugnay dito sa line 1, itong kulay white na ito. Ngayon, ang gagawin natin dito, isi-short natin itong line 1 dito sa main winding, itong main winding. Napakaliliit ng alambre nito kaya hindi masyadong makita. Pag ina-short natin dyan, magkakaroon ng continuity doon sa line 1 doon sa may switch. Kaya pwede na itong umandar. Okay. Ang gagawin natin, isu-short lang natin. Kahit hindi natin ito hinangin, basta ito'y natanggal natin ng balat. Pwede natin idugtong siya. Kailangan lang talagang maingat kasi pagka ito ay nagkaroon ng putol, mawala ng kabuluhan yung ating ginagawa. Kailangan magaan ang kamay mo rito. Okay. Ngayon, ito idudugtong natin dito. Ito, ayan o. Dudugtong natin ito rito. Tapos lalagyan din natin ng insulator para maiwasan natin na magkaroon ng shorted. Pag nag-short kasi yan, susunog yan. Yan lang oh. Yan. Okay. Pero para sigurado tayo, gamitin natin ng panghinang. Okay. Kadugtong na siya. Testerin natin dito sa terminal. Dito muna sa dulo ng plug. May continuity siya, okay niya. Ito. Yun. Okay. Tingnan natin dito sa
9-1. So 9-1 dito sa ulari. Okay. Okay, meron na. Magana itong mga kaibigan. Okay. Ihinangin muna natin to. Okay. Lagyan muna natin ng soldering paste itong portion na hinangin natin. Lagyan natin ng soldering paste itong ihinangin natin para magandang kumapit ang tingga. Ito. Okay. Mabuti na yung nakahinang siya para sigurado tayo na hindi maglulus yung contact. Okay. Pagkatapos lalagyan ulit natin ng insulator ito. Lagyan natin spaghetti tubing itong linyang ito para hindi siya mag-short. Pagsamahin na natin yung dalawa. Kasi naman siya dito sa ano, sa insulation. Ayun. Okay. Tapos, ang gagawin natin, tatalian ulit natin siya ng tie wire. Ito. Para hindi siya pumalas. Ayan. Ito. Tie wire siya. Dalawahin natin para matibay. Para hindi siya kakalas. Ito kasing tie wire, pagka nagtagal na, dahil lang sa init, nagiging malutong dito. Kaya masisahan mo ay naputol na pala. Eh hindi na nagiging dahilan para mapatid yung wirings. Pagka yung nahatak siya, nahatak, yun. Mapatid. Okay, patuloy natin. Yan. Okay, tingnan natin itong ating kuan, itong ating busing. Malinis pa na ang busing to kasi bago pa ito eh. Lagyan na lang natin ng konting langis. Ang busing, pati na rin ang shafting, lagyan natin ng konting langis. Yan. Para hindi siya matuyuan. Kasi pagka natuyuan siya ng langis, nagiging dahilan din para mag-init ang motor ng electric pan. Kaya kailangan, mayroon siyang lubricant. May langis siya. Para maluwag siyang makakaikot. Okay. Konti lang kailangan. Hindi naman kailangan masyado maraming langis kasi minsan nagtutulo lang eh. Okay. Babalik na natin. Tapos pag nibalik natin, saka natin paanda rin. Ayan. Baliktad. Ito. Ayan. Ayan. Andahan kasi ingatan natin yung winding. Baka kasi magkaroon ng putol yung bawat strand ng magnet wire. Kaya dapat ingat-ingat yan. Okay, labas natin ang kapasitor. Ito. Kailangan na ilabas natin yung kapasitor dito sa butas na ito, sa slot na ito. Okay. Pasok natin sa busing. Okay. Ayan. Tapos lalagyan natin siya ng tornilyo, screw. Babalikin natin yung screw niya.
Okay. So, apat na spoon ito. Ayan. Kailangan ito naka-align. Kasi kahit na buo pang motor niya, kung di naka-align yan, hindi yan iikot ng maganda. Kailangan naka-align yung armature niya doon sa housing saka sa busing niya. Naka-align ng shifting. Kaya pag pinigit mo siya, eh, malaya siya makakaikot ng maluwag. Okay. Dalawa pa. Itestingin natin kung iikot na siya. I-align lang natin ng maayos itong armature niya. Pag naihigpit na natin. Okay. Ito yung pagpaklaw para mas maray siya. Okay. Sige natin. Sandar natin, mga kaibigan. Okay. Makita niyo ba? Okay. Nagitan natin ang tester. Tester natin. Okay. Number 1, okay. Number 2, nagulos yun. Nagulos yung ating switch. Dito ang dapat yun. Okay. Alara natin. Ground, tingnan natin sa ground. Okay, walang ground. Alara natin. Number 1. Okay, wonder. Number 2. Number 3. Oh, malakas. Malakas ya. Okay. Okay. Yeah, simulan ulit natin ito. Balik na natin yung mga screw niya. Lagyan natin ang screw itong silicon rod niya. Tapos ibalik natin ang capacitor. Dating tayo niya. Okay. Ito. Ito mga kaibigan, linisin lang natin itong shifting nyo para lagyan natin ng langis. Medyo na-view na kasi yung langis nitong busing at saka shifting, kaya medyo magalit na yun. Magalit ng umipat, pero umaanda na siya ngayon. Bubuhay na lang yung langis. Magalit natin ang langis para maandang na, bubuhay na natin ito. Madalasan kasi yung mga langis na nabibili dyan sa bilihan ay madaling matuyo, sinadry agad, kaya ayaw umipot na maganda. Nakita natin siya ng langis na magandang klase. Ito synthetic oil, synthetic oil 134A na langis. Ito
magandang umikot. Magandang natin lagi ng langis para okay. Maganda na ito. Buhay natin. Maraming init na pala ngayon pag wala kang electric fan, kahit electric fan lang eh, hindi ka makaka-isang init sa magbubuong maghapon. Ngayon kasi ay malapit ang magkatapos ng Mayo, kaya maraming init ngayon, malapit ang tag-ulan, kaya talagang isagad ng init ng panahon. Sunod yan, ulan naman. Matapos ang tagaraw, ulan. Pero mainit pa rin kahit na mag-tag-ulan na, mainit pa rin panahon ngayon. Sabi na ngayon Iba na panahon ngayon. Kailangan natin ng electric fan. Kahit na paano. Kapag labanan ng init ng panahon. Kaya kailangan may kondisyon ng mga electric fan para may magamit. Okay. Natin ang screw. Tapos panda rin ulit natin. Kailangan ito naka-align ng maayos. Kasi kung hindi siya naka-align, hindi rin naka-andar na maganda yan. Maganit. Importante ay magandang alignment. Bukod sa electric fan, gumagawa rin tayo ng washing machine, aircon, nail ko ng bahay. Pinasukan lang natin lahat. Okay. Kunting alignment lang. Testing. Check natin ang line kung meron na. Tester. Ayan o. Okay. Mamero na. Tara natin. Ground muna, ground. Tara natin, pag-ground dito eh. Okay, wala. Okay. Tara natin.
So, palitan na natin ang kapasitor to. Mapalitan natin ang kapasitor. Okay. Mapalit na tayo ng kapasitor, mga kaibigan. Malakas na siyang umipot ngayon. Tingnan natin, ha? Andalin natin. Okay. Andal na. Lakas na. Okay, bubuhay na natin ito, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, okay na. Maandar na. Bubuo na rin natin. Ayan. Lakas ang andar. Number 1 pa lang yan. Number 2. Number 3. Very good. Ayan. Pwede na kunin ang mayari. Kahapon din nila. Akala ko babalikan nung hapon. Hindi binalikan kasi marami pa tayo tinapos na ibang trabaho. Kaya ngayong umaga ko lang ito. Kaibigan, tamang-tama to. May itong panahon ay magagamit ng mayari. Ang tanggal ng init na ang panahon. Okay. Maraming salamat mga kaibigan sa susunod nating vlog. Huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel at pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas pa lang. Okay.